Yun guys, 10 wheelers na naman tong unit natin ngayon. Basic sharing idea lang muna tayo sa mga ganitong sasakyan. Pila na kalitro din yung nahurutan ni pag-bleeding dahil gahapon? 8 na kalitro, nani? Hurot, wala gahapon. Tudluan ka na ko kung sa technique nga ko na. By the book. So, ngunaan nilang gahapon siya ka. Kuan, wala gahapon pressure. Kani, tanggal nun sa nato ni, kani o. Tari-tari. Disisite. Tuluan ka kung saan pag-bleeding nga. Kuan, sinapangkol. Dito tayo sa ilalim, secondary clutch master. Ito yung supply natin na galing sa primary clutch master. Ayan, kita natin na tinanggal namin to. Tapos, kita natin tong brake fluid. Ilulubog lang natin to dito. Halos isang araw na kasing nag-bleeding tong mga kasama ko. Hindi pa rin siya nagawa. Yung hose na yan ay dito yan nakalagay. May banjo bolt yan na bolt. Okay. Pundo lang ya, pundo lang ha. Kaya kung sup-supon dito si babaw. Ang gagawin lang natin ngayon ay iinom lang muna tayo ng brake fluid. Kita natin na tinanggal lang muna namin tong fittings dito. Sisip-sipin natin yung brake fluid ngayon. Pero dahil sa may bakante naman kaming fuel pump, gagamitin lang muna natin tong fuel pump ngayon. Kadalasan talaga kapag ka nasa rescue kami ay wala kaming dala na fuel pump. Kaya lips to lips lang talaga yung ginagawa ko. Yung hose lang dito ay dinikit ko lang dun sa linya ng fittings. Pagkatapos ay binumba lang muna ng kasama ko yung fuel pump para umangat yung brake fluid. Ang video natin na ito ay pinapakita lang natin kung ano ba yung kadalasang nararanasan lalo na ng mga driver natin, ng mga malalaking sasakyan. Minsan kasi talaga ay mahirap i-bleed yung clutch ng mga ganitong klaseng sasakyan. Napakaswerte mo lang talaga kapag yung sasakyan mo ay madali lang na i-bleed. Kadalasan talaga kahit na bago pa lahat yung mga clutch master natin ay ganito pa rin yung mangyayari. Mahihirapan pa rin talaga tayo na i-bleed yung clutch natin. So dito ay ininom ko na nga talaga yung brake fluid. Kahit na ginamitan ko pa ng fuel pump ay dito pa rin talaga ako nagtatapos. Kailangan ko pa rin talaga na i-manual na sipsipin. Nag-bleed lang muna ako dito. Pero hindi ko sinabi na gayahin nyo yung ginawa ko dito. Iba-iba naman yung mga paraan kung paano natin ito i-bleed. At saka marami namang pwedeng magamit. Pero dito lang talaga ay sinipsip ko na kasi ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa. At gusto ko nang matapos agad yung trabaho na to. Pinadikit ko lang dito yung hose sa lips ko para hindi bumaba yung brake fluid. Wala pa! Pasas! Yung mga mekaniko na hindi nakaranas ng ganito ay swerte lang talaga nila. Kasi ako halos isang baril na yung nainom ko na brake fluid mula nung naging manghuhula ako ng sasakyan. Hugot na! Tandaan lang talaga natin kapag nagsipsip tayo ng brake fluid ay ang mangyayari pagkatapos magiging sibuy luwa na tayo. Kahit saan pa tayo mapunta ay lagi na talaga tayong buluwa-luwa. Kita naman natin yung ebidensya dito. So ayan, klarong-klaro talaga sa kamera si buluwa-luwa ngayon. Siyempre tandaan ninyo kapag natapos nyo yung ganito, wag na wag ninyong i-bleed yung bleeder screw sa ilalim. Wag na ninyong pasingawin yung brake fluid. Gamitan nyo na lang ng ibang technique. Pwede nyo na ligwatin doon sa may transmission. At marami namang paraan dyan, basta ang huwag nyo lang gawin ay huwag ninyong palabasin yung brake fluid. Siyempre yung mga magagaling na mekaniko ng mga maliliit na sasakyan, ang masasabi ko lang sa inyo ay hindi ninyo alam yung ganito. Kaya kung gusto nyo mag-comment ay keep quiet na lang kayo at manood. Pagkatapos kung sipsipin yung brake fluid ay hindi na ako nagpalabas ng pressure. So wala nang nangyaring bleeding. Bye guys, rotate ko tayo. Ang ginawa ko lang ay niligwat-ligwat ko lang yung clutch box sa ilalim at hindi ko na pinalabas yung pressure. Kasi pag pinalabas natin ay bakit hindi na naman tayo.